Halos umabot ng isa't kalahating oras bago pa nakabalik sa bahay si Grace at kasama niya si Rosalie. Pagpasok niya sa silid ay tumayo si Rafael para harapin sila. Subalit natigilan ang binata ng mapagsino ang doktorang kasama ni Grace. Dok, ito nga pala si Rafael. Pagpapakilala ni Grace sa binata. Rafael, si Dok Rosalie. Magandang gabi, doktora. Wika ni Rafael. Kilala ng binata ang doktora dahil ito ang doktor na pinuntahan nila nang ipasuri siya ni Mang Doming. Magandang gabi din naman, Rafael. Naikwento ka sa akin ni Grace na ikaw raw ang nakalaban ni Nabasti sa bar at ikaw rin ang tumulong kay Tina, tama? Napatitig tuloy si Rafael kay Grace. Ngumiti lang ang dalaga at napailing si Rafael. Huwag ka mag-alala. Hindi makakalabas ang sikreto nyo rito. Bueno, pwede ko na bang makita ang sugat mo? Ininspeksyon ni Rosalie ang sugat ng binata. Napansin na rin nito ang mga tattoo ni Rafael sa katawan at ang marami pa niyang peklat. Hinugasan at tinahi ni Rosalie ang malaking sugat ni Rafael. Matapos nitong gamutin ang binata, ay nagreseta ito ng gamot at ibinigay kay Grace. Painumin mo lang siya niyan para maiwasan ang impeksyon at pamamaga. Tsaka, yung isa pang gamot ay para sa sakit kung makaramdaman siya ng hapdi sa sugat. Pero sa tingin ko, di na niya yung kailangan. Mukhang sanay na siya sa mga ganyang klaseng sugat eh. Ang pinapayo ko lang sa inyong dalawa ay mag-ingat kayo. Maraming mata at tenga si Inspector Sevilla. Iisang pagkakamali niyo lang ay pwede niyong ikapahamak. Bili ng doktora. Salamat po, doktora. Wika ni Rafael. Walang anuman, Rafael. Sige, mauna na ako sa inyo. Magpahinga ka na para makabawi ka ng lakas. Hinatid ni Grace pa uwi si Doktora Rosalie at nang makauwi na ang dalaga sa bahay, ay naabutan niyang nakatulog na si Rafael. Nakatihaya lang ito at nakasuot ng boxer short. Naghubad ng kasuotan si Grace. Isang manipis na sando at walang bra at nakapanti lang ito nang sumampa siya sa kama. Tumabi siya kay Rafael. Dumikit siya kay Rafael at niyakap ang binata. Nagising bigla si Rafael at napansing nakadikit sa kanya si Grace. Nagkatinginan ng dalawa. Sinabi ni Doc kanina na kailangan ko na magpahinga, di ba? Nakangiting wika ni Rafael. Huwag ka mag-alala. Sandali lang naman to. Dahan-dahang ipinagapang ni Grace ang kamay niya sa tiyan ni Rafael. Pababa ito at pumasok sa shorts. Hinuli ni Grace ang sandata ni Rafael at piniga niya ito. Napangiti tuloy si Rafael sa ginagawa ng dalaga. Mukhang mas malaki pa yata ito kaysa sa baril mo eh. Napahagik-gik ang dalaga. Ingat ka, pumuputok din yan. Biro naman ni Rafael. Naglapat ang mga labi ng dalawa nang magsimulang umarangkada si Grace sa ibabaw ni Rafael. Marahas ang kanilang laplapan. Halos nagngunguyaan na sila ng mga labi. Ito ang hinahanap na romansa at ligaya ni Grace na hindi niya naranasan sa mga naging parokyano niya sa bar. Gumulong ang dalawa at umibabaw naman si Rafael. Tulad ng inaasahan, ang binata naman ang umarangkada. Bawat ulos ay napapasinghap ng malalim ang dalaga. Napapayakap na lamang si Grace habang tinatanggap ang bawat ulos. Hiningal pareho ang dalawa matapos ang kanilang pagniniig. Magkasunod na humiga sa kama ang dalawa. Niyakap ni Grace si Rafael at sinandalang ulo sa dibdib ng binata. Alam mo, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ligaya na ganito. Kadalasan kasi ng mga customer ko eh, sarili lang ang iniisip. Kapag tapos na sila, okay na. Salamat ha. Wika ni Grace. Wala yun. Pareho naman tayo nag-enjoy eh. Saad naman ni Rafael. Hindi ganito ang buhay ko noon, Rafael.
may kaya ang pamilya namin noong bata pa ako. Pero nalugi ang negosyo ng ama ko at binili ni Mayor ang lahat ng ari-arian namin. Nalugmok kami sa kahirapan. Hanggang sa dito ako bumagsak. Simula noon, naging alipin na ako ng bayang to. Kung sino-sino na lang ang gumagamit sa akin. Mga tiwaling politiko, sundalo, pulis at mga may asawa. Buong buhay ko, tinanggap ko na mamamatay akong ganto. Isang babaeng mababa ang lipad. Pero simula nang makilala kita, para akong nabigyan ng liwanag. Mahabang pahayag ni Grace. Umupo si Rafael paharap sa bintana at hubad pa rin ito. Nagyoyo silang ito at tumayo saka sumilip sa bintanang nakabukas. Naubos ang yosi ni Rafael at humarap ito sa dalaga. Huwag kang masyadong umasa sa akin, Grace. Hindi ako yung tipo ng lalaki na inaakala mo. Masama akong tao. Ani Rafael at isinara ang bintana. Naniniwala akong naaayon sa sitwasyon ng pagiging masama mo, Rafael. Ramdam ko ang mabuti mong loob. Saad ni Grace. Ikaw kaya ang niloob ko? Biro ni Rafael. Gago. Natawa na lang si Grace. Samantala, sa mansyon ni Mayor Joselito nagkaharap sina Mayor, Chief Agustos at Inspector Bustamante. Nasa isang balkonahe sila sa ikalawang palapag ng mansyon ni Mayor. Nakaupo sa sofa si Chief Agustos at nakatayo lang si Inspector Bustamante habang nakasandal sa gilid ng pader si Mayor at may hawak itong tabako. Isang malaking pagtatraidor ang ginawa ng mga aso mo, Mike! Nang dahil sa kapalpakan nila na damay ang pamilya ko, magbigay ka sa akin ng iisang dahilan kung bakit hindi ko pasasabugin ang bungo mo ngayon, hayop ka! Sigaw ni Richard kay Chief Agustos. Hindi ko alam ang lakad na si Villa, Ricardo. Ang tip lang sa amin ay napunta roon ang lalaki nagpadala sa mga kabaro mo sa ospital. Hindi ko inaakalang pauulanan nila ng bala ang bahay mo. Tugon ni Chief Agustos. Pwes, isang pagkakamali ang ginawa niyong hakbang. Hinding-hindi ko mapapatawad si Benjo Sevilla sa ginawa niya sa inay ko at sa kapatid ko! Galit na sabi ni Richard. Hindi ba? Ang dapat mong sisihin dyan ay ang lalaking bumugpog kinabaste. Tutal, siya naman ang pakay ng mga tao ni Chief Agustos, Richard. Saad ni Mayor Joselito. Tao niya ang mga yon at kasalanan niya rin yon, Ninong! Sabay turo ni Richard kay Chief Agustos. Alam mo, Ricardo, unong-una pa lang na dumating ka sa departamento, ayaw na ayaw ko na talaga sa'yo. Nakikita ko lang ang pagmumukha mo, umiinit ang dugo ko. Biglang dumating si Senior Inspector Benjo Sevilla at nakangiti itong lumapit kay Chief Agustos. Hayop ka! Bumunot ng baril si Richard pero tinutukan siya kagad ng baril ng mga tao ni Mayor Joselito. Napangisi lang at umiiling si Senior Inspector Sevilla. Masyadong mainit ang ulo mo, Ricardo. Mag-iingat ka. Baka sa sobrang init niyan ay sumabog yan. Pambubuyo pa ni Inspector Sevilla. Hindi pa tayo tapos, Benjo. Darating din ang araw na makikilala mo ang mga anak ng baril ko. Tumalikod si Richard at naglakad paalis. Richard! Tawag ni Mayor. Napahinto ang lalaki. Saan ka pupunta? Pinatawag ko kayo rito upang magkaayos kayo at maiwasan ang sigalot na to. Masyado ng maraming dugo ang dumanak. Mas makabubuti kung pag-usapan na lang natin ito ng mahinahon. Wika pa ni Mayor Joselito at sabay buga ng usok. Masyado na malayo ang distansya namin ng mga tutamo, Ninong. Hindi ko na marinig ang mga putak nila. Saad ni Richard. Ang ibig mo bang sabihin ay handa kang banggain ang hepe mo? Richard, huwag kang padalos-dalos. Mga bata ko rin ang mga yan. Sa oras na banggain mo sila,
Para mo na rin akong binangga. Hindi ako makapapayag dyan, iho, kahit tinaanak pa kita. Tugon ni Mayor Joselito. Tumalikod lang si Richard at tuluyang umalis. Napailing lang si Mayor Joselito. Tumabi sa kanya si Senior Inspector Sevilla. Mukhang magkakaroon ng gyera, Benjo. Ihanda mo mga bata mo. Pero kailangan mo munang mahuli ang lalaking to. Sa tingin ko ay may nagpadala sa kanya para itumba ko. Kapag nahuli ninyo siya, dalhin niyo siya sa akin. Tuturuan ko siya ng leksyon na dito niya lang matututunan sa Santa Pilar. Wika ni Mayor Joselito. Akong bahala, Mayor. Sagot ni Inspector Sevilla. Manmanan niyong mabuti si Richard. Maikutob akong darating rin ang araw na tutuklawin tayo niyan. Dagdag pa ni Mayor. Dating magkaibigan sina Mayor Joselito at ama ni Richard, kung kaya't simula nang maisilang ang lalaki ay kinuha si Mayor bilang ninong ni Richard. Pero nagbulag-bulagan si Richard sa mga ilegal na gawain ng kanyang ninong, pati na sa mga kasamahan niya sa departamento. Napasama si Richard sa kanila simula noong magkaroon ng malalang karamdaman ng kanyang ina. Lumapit siya kay Mayor upang humingi rito ng tulong. Hindi naman siya binigo nito at binigyan siya ng malaking halaga kapalit ng pananahimik niya mula sa mga ilegal na kalakaran nito sa bayan ng Santa Pilar, tulad ng ilegal na baril, shabu at mga pasugalan. Subalit ngayong wala na ang pamilyang minahal ni Richard sa loob ng mahabang panahon, ay kaya na niyang tablahin si Mayor Joselito, sampu ng kanyang mga kampon. Samantala, nagpunta naman si Richard sa kasalukuyang tinitirhan niya sa may paanan ng kabundukan. Dito sinalubong siya ng kanyang asawang si Glenda na buntis ng 6 na buwan. Mabuti at nakabalik ka na. Niyakap nito si Richard. Siyempre naman, Glenda. Kamusta kayo rito? Tanong ng lalaki. Maayos naman kami rito. Tahimik. Pero nababalitaan ko ang nangyari sa bahay niyo. Ang sabi-sabi rito ay mga iska po raw ang umatake. Balik tanong ni Glenda. Hindi, Glenda. Mga tauhan ni na Chief Agustos at Inspector Sevilla ang umatake. Pahayag ni Richard. Ha? Pero bakit? Takang tanong ni Glenda. Makinig ka, Glenda. Tawagin mo si Chong Paing mo at papuntahin mo siya sa kubul ko. May pag-uusapan lang kami. Utos ni Richard sa asawa at kaagad naman itong tumalima. Bakas sa mukha ni Glenda ang pag-aalala, pero niyakap itong muli ni Richard bago pa ito pumunta sa kubol. Ilang minuto pa at nagtipon-tipon sina Richard at Chong Paing kasama ang mga pinagkakatiwalaan nitong tauhan. Mga bandido sila at piniling sa kabundukan nilang manirahan dahil mainit sila sa mga mata ng sundalo. Alam kong nabalitaan yung nangyari sa akin at sa aking pamilya. Ang mga tauhan ni Benjo Sevilla ang siyang nagpaputok at walang awang pinaslang ang aking ina at kapatid. Hinding-hindi ko sila mapapatawad sa kanilang ginawa at babawian natin sila. Wika ni Richard. Pero Inspector, bakit kayo kinalaban ng mga kabaro niyong parak? Tanong ng isa sa mga bandido. May isang lalaking nagngangalang Rafael ang napatayo sa bayan natin. Ito ang taong nagpadala sa mga pulis sa ospital. Siya ang pakay ni na Benjo at nagkataong nasa bahay namin si Rafael bilang panauhin at nadamay lamang ang pamilya ko. Paliwanag ni Richard. Ibig sabihin, dapat nating patayin ang Rafael na ito, Inspector. Anang isa pang bandido. Sa ngayon ay hindi siya ang problema natin. Si Benjo ang punot dulo ng gulo. Naniniwala akong siya lamang ang nagpalaki ng kaguluhan ngayon sa bayan ng Santa Pilar. Kaya sa kanya natin ibabagsak ang kaparusahan ng samahan. Sambit ni Richard. Ipapaano mga sundalo? Paano kung makatunog sila sa hangarin natin? Hindi ba mas marapat na sila ang atakihin natin lalo pa at nalagasan sila ng mga tao noong huling operasyon natin?
Uwi ka naman ang isa. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Si Benjo ang uunahin natin at hindi tayo titigil hanggat hindi nagpapantay ang mga paa niya. Sabi ni Richard. Inspector, alam kong nagdadalamhati ka pa sa pagkamatay ng nanay at kapatid mo. Maging kami nagdadalamhati, Red. Pero sa tingin ko, mas marapat na unahin muna natin ang mga sundalo. Mas mahina na ang pangkat nila ngayon. May mga bago tayong armas. Sa kanila natin 'to gamitin. Paliwanag ni Bongbong ang kanang kamay ni Chong Paeng. Tama si Bongbong, Richard. At mahirap kalaban si na Benjo. Alam mo namang tutayan ni Mayor. Mahirap kalabanin ang taong nagsusupply sa atin ng mga kagamitan. Suwestiyon ni Chong Paeng. Sumunod na lang kayo sa mga sinasabi ko. Sa susunod na linggo, aatakihin natin ang estasyon ng pulisya at gusto kong hulihin niyo si Benjo Sevilla, maliwanag? Saad ni Richard. Maliwanag, Inspector. Isa-isang naglabasa ng mga tauhan ni Chong Paeng at naiwan si Chong Paeng at lumapit kay Richard. Sigurado ka ba dito? Tanong nito kay Richard. Mabigat ang dibdib ng lalaki. Hindi man ito palakibo, ramdam nito ang dinadaan ng hirap. Sinimulan nila to, Chong Paeng. Ako ang tatapos. Matagal ko na rin gustong tanggalin sa landas kong Benjo na yon. Hindi maganda ang tabas ng dila niya. At isa siyang tiwaling pulis na walang ginawa, kundi ang abusuhin ng ibang kapwa. Pahayag ni Richard. Eh, kung ano man ang utos mo, nasa likod mo lang ako. Sambit ni Chong Paeng. Salamat, Tiyo. Sabi ni Richard. Ilang oras ang nakalipas at sa kalagitnaan na ng gabi. Sa isang madilim na sulok ng kanilang kampo ay nagtipon ang malalapit na kasama ni Bongbong. Mukhang masyado nang naging bulag sa galit si Inspector. Sa tingin ko, kapag tinuloy niya ang plano niyang to, marami sa atin ang malalagas. Pakatandaan niyo, malakas sina Benjo at Mayor. Samantalang tayo ay binabayaran pa rin natin siya sa mga armas na nakukuha natin. Hindi ito magiging mabuti para sa ating samahan. Magiging mitya na ito ng ating katapusan. Paliwanag ng isang kaibigan ni Bongbong. Bongbong, anong gagawin natin? Uwi ka naman ang isa. Sa tingin ko, mas makabubuti kung itutuloy ni Inspector ang plano niya. Sagot ni Bongbong. Ha? At bakit naman? Hindi ba sinabi ko na sa inyo na delikado ang banggain ng pulisya? Saad ng kaibigan ni Bongbong. Mas malaki ang chance ang mawawala na sa landas natin si Inspector kung makikipaglaban siya sa mga kabaro niya. Tugon ni Bongbong. Andyan ka na naman sa mga plano mo eh. Mag-iingat ka. Baka may makarinig sa'yo rito. Sabi naman ang isa pa. Kapag wala na si Inspector at Commander Paeng, wala na rin makakapigil sa aking pagiging pinuno ng kilusan. Nang dahil sa Rafael na yan, mukhang mapapadali ang plano ko. Ani Bongbong habang nakangisi. Kung ganon, ano iniisip mo ngayon? Tanong ng kaibigan ni Bongbong. Kailangan kong masabihan si Benjo sa plano ni Inspector. Nang sa ganon ay makapaghanda sila at masusurpresa nila si Inspector. Sagot ni Bongbong. Ayos yung plano mo, Bongbong. Sige, ako na ang bababa bukas. Basta siguraduhin mo lang na wala sa atin ang mamalasin kapag nagkataon. Uwi ka ng kaibigan ni Bongbong. Akong bahala sa inyo. Ani Bongbong.